Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala yan sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Humarap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi para sa kanyang regular talk to the people address at ito ang ilan sa mga naging salient points. Nagbigay ng payag ang Pangulo tungkol sa soon to expire COVID-19 vaccines. Ayon sa Pangulo, binili ng pamahalaan ang mga bakunang commensurate sa bilang ng mga Pilipinong dapat mabakunahan. Dagdag pa ni Presidente sa bagay na ito, either ibigay ang mga bakuna sa mga bansang wala pang bakuna o magkaroon ng programa na mag-house to house na pagpapabakuna sa mga barangay. Kaugnay nito, naglabas ng joint statement ng Department of Health and National Task Force Against COVID-19 ukol sa current government inventory of government vaccines. Unang punto, karamihan sa mga doses na mag-e-expire sa July 2022 ay donasyon mula sa ibang bansa o binili ng lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor. Kung inyong matatandaan, umorder ang national government, local government units, at private sector ng bakuna kontra COVID-19. At kung inyong matatandaan pa rin, noong panahon na binili ang mga nasabing bakuna, walang garantiya na madideliver ang ganoong karami at kung on schedule ito. Pangalawang punto, nasa 1.54% ng COVID-19 vaccines na binili ng national government ang masasabing wastage. Malayo ito sa 10% wastage rate ng World Health Organization o WHO. Pangatlong punto, nakikipagtulungan ang DOH at NTF sa manufacturers na i-extend ang shelf life ng mga bakuna ayon sa pinakabagong datos sa siyensya. Samantala, prinisinta ni Department of Health Secretary Francisco Duque III ang COVID-19 trend sa ASEAN kung saan ang Pilipinas ang isa sa may pinakamababang kaso ng COVID-19. Nasa minimal risk case classification ng buong bansa, pati na ang mga rehiyon. Nagbigay din ng update si Secretary Duque sa kanilang minomonitor na emergency variants. Ito ay ang Omicron XE variant na nai-report sa Thailand noong April 3, 2022. Base sa mga paunang datos na kita ng mga eksperto na nakakahawa ang XE variant ng 10% kumpara sa BA.2. Sa usaping bakuna, as of April 4,
2022, nasa mahigit 71.4 million ang naka-first dose, habang nasa mahigit 66.2 million naman ang naka-kumpleto ng dose o fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Board. Nasa halos 12% or 12.2 million naman ang naka-booster shots. Overall, nasa mahigit 143 million na ang total doses administered. Sa mga chikiting na edad 5 hanggang 11 taong gulang, nasa higit 1 milyon na ang fully vaccinated. Samantalang ang mga batang 12 hanggang 17 anyos, nasa higit 9 million ang fully vaccinated as of April 4, 2022. Punta naman tayo sa ating mga lolo at lola. Nasa mahigit 6.6 million ang fully vaccinated seniors as of April 4, 2022. Binanggit naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang key challenges ng ating vaccination program. Ang mga ito ay ang low turnout ng national vaccination days, pagbaba ng daily vaccination output, at low coverage ng BARMM area kung saan nasa 27.24% ng BARM population ang fully vaccinated. Kaya muli kaming nagpapaalala, magpabakuna na po kayo. At sa mga nabakunahan na, magpabooster para sa dagdag proteksyon. Ligtas, epektibo, at libre ang mga ito. Huwag magpakampante. Narito pa rin ang COVID-19. Samantala, sinabi rin ng Pangulo sa Talk to the People address na nais niyang manatili sa Alert Level 1 ang bansa habang mayroon pang mga lugar na may kaso ng COVID-19. Kaugnay nito, iniulat ng Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na may 5 syudad at munisipalidad na binubuo ng 14 na barangay ang nasa ilalim ng granular lockdown. Habang sa usaping politika, muling iginit ng Pangulo na mananatili siyang neutral pagdating sa pagpili ng susunod na presidente. Dagdag ng Pangulo, ayaw niyang isipin ng taong bayan na ginagamit niya ang government resources para sa kanyang kandidato. On other matters, binuksan kahapon ng Pangulo ang 4-lane Binondo Intramuros Bridge na isang joint undertaking ng pamahalaan ng Pilipinas at pamahalaan ng China. Isa naman po itong Duterte legacy kung saan 30,000 motorists na dumaraan araw-araw ang makikinabang. Ito po ang aking opening statement. Pumunta naman tayo sa mga tanong ng MPC. Magandang hapon sa iyo, Yusek Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Martin, at sa Malacanang Press Corps. Ang una pong tanong mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Palace reaction daw po sa isang press release kinuwestiyon ni Senator Pangilinan ang umano'y pagmamadali sa pagtatayo ng Kaliwa Dam sa kabila ng matinding pagtutol ng dumagat a Remontodo Tribe sa bahagi po ng Tanay Rizal at General Nakal sa Quezon. Bagamat kailangan daw talaga ang mga bagong source ng tubig, sana raw hindi matulad ang China-funded na proyekto sa Family Deal na pinagkakitaan pa ang pondo ng bayan. Kailangan raw tiyakin na patas ang kontrata dahil hindi na maibabalik ang epekto sa mga komunidad at pagkasira sa kalikasan. Thank you, Ivan.
ang pagtatayo ng Kaliwa Dam ang nakikitang sagot sa problema sa tubig sa Metro Manila. Inaasahan na 600 milyon na litro ng tubig ang maidideliver sa National Capital Region at kalapit na mga probinsya dahil sa Kaliwa Dam. The Duterte administration prioritizes national interest and the gains of the Filipino people from this infrastructure. We assure that the Kaliwa Dam project undergoes due process, noting that all stakeholders, including the indigenous people and the concerned local government units, are involved in the negotiations. Sisiguraduhin natin na ang may kinabang mula sa proyektong ito ay walang sino man, kundi ang taong bayan lamang. Thank you. Opo. Susunod pong tanong ni Ivan Mayrina, Secretary. Minamanmanan ng isang barko ng China ang isinasagawang joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Nagprotesta ng manong bansa kaugnay dito dahil hindi katanggap-tanggap na manmanan ng bansa sa loob mismo ng teritoryo nito. Dagdag pa ng kalihim, sensitibo ang lugar kung saan nakita ang Chinese vessel. Wala na umano ito sa international waters kundi na sa katubigan na sa loob ng bansa. Thank you again, Ivan. Following an investigation, the Department of Foreign Affairs has determined that these actions violate national sovereignty and has taken appropriate diplomatic action. The DFA summoned the Chinese ambassador to lodge a diplomatic protest regarding this incident, and the president, while engaging in diplomacy and dealing with China, will always protect our territory and uphold our national interest. Thank you. From MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, may we get your reaction to Senator Gordon's comment on President Duterte's supporters? He said, the president is the idol of the blind, and then he took a job at PRRT's unfulfilled campaign promises to end drug war in 6 months and to ride a jet ski en route to Spratlys to plant a Philippine flag there. Thank you, MJ. As we all know, we are in the middle of the campaign season, and this is part of the political noise. Thank you. Secretary, susunod mong tatanong si Mela Les Moras ng PTV via Zoom. Hi, good afternoon, Secretary Andanar, Yusek Rocky. Secretary Andanar, unahin ko lang po, sa Talk to the People kahapon ay naninigan nga siya Pangulong Duterte na hindi mo naalisin ang alert level system hanggat may mga kaso pa ng COVID-19. Ngayong may banta po ng XE variant at nalalapit na rin yung eleksyon, nakikita po ba natin yung posibilidad na magkakaroon ulit ng surge at paano po yung ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapigilan ito? Thank you and good afternoon to you too, Mela. Patuloy ang ginagawang pag-aaral sa XE bilang isang variant. Ang malaga ay sumunod sa minimum public health standards, magmask, hugas, iwas at magpabakuna. Opo. At Holy Week na po kasi sa susunod na linggo. May we ask, ano po kaya yung schedule at mga plano ni Pangulong Duterte? I would like to believe that the president will stay in Davao City as usual. Nung mga nakaraang taon ay doon lamang siya sa kanyang tahanan sa Davao City. Opo. At isang pahabol na lamang po, Secretary Andanar, sa panahon kasi ng Holy Week, marami din tayong mga kababayan na nagbabakasyon at ginagamit yung panahon nga na ito para makapag-relax at magpunta sa iba't ibang lugar. Ngayon nga may banta pa rin ng XE variant. Ano po yung mga paalala ng Malacanang sa ating mga kababayan at mensahe ngayong Holy Week? The usual, maghugas, magmask, mag-social distancing, kung pwedeng iwasan ang malaking crowd. Iwasan natin, napakalaki ng bansang Pilipinas. We have over 7,600 islands. Kung meron kayong mapupuntahan na outdoor, mas maganda siguro para hindi kayo nakukulong sa loob ng mga lugar, mga espasyo na konti ang ventilation.
Okay, maraming salamat po, Secretary Andanar at Yusek Rocky. Thank you, Mela. Thank you, Mela. Secretary, opo, ang tanong mula kay Lanes Capanti ng GMA News Online, can we get daw po the target date or timeline for the implementation of the household vaccination as ordered by the President? What agencies would need the rollout, DOH, DILG, LGUs? Thank you so much for the question, Lianesca. Ito'y kasalukuyang pinag-aaralan pa sa level ng National Task Force Against COVID-19. Okay. Thank you, Secretary. Thank you, Maraming salamat, Yusek Roque Ignacio, at sa lahat po ng biyembro ng Malacañang Press Corps. Dito po nagtatapos ang ating press briefing. See you again on our next briefing. Stay safe and healthy, everyone. At dahil maulan ang panahon, stay dry, tandaan, basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ang anumang pagsubok. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Alain sa tatay ko, mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy.